kayo. By the way, hindi po ito ang aking natural hair. Wig lang po ito. Pero nag-decide ako ngayon na mag-wig para po hindi kayo masyadong maumay sa Hofia face ko. At medyo itinatago ko din po ang bahay paliparan ko ng mga eroplano. Ganun din po ang very short hair ko. Pinag-isipan ko po talagang mabuti kung itutuloy ko pa itong video na to. Kasi may number one basher ako. Yun po yung asawa ko. Please lang, huwag kang manood. Hindi talaga ako kasanay gumawa ng mga ganitong video. Mas prefer ko po yung mag-voice over lang kasi at least po doon may retake. Dito po kasi talagang kitang-kita yung pagmumukha ko at ayoko naman yung maumay kayo kaya kahit papaano pinaghandaan ko. I'm Harlene Orozco Serrano. Ako po ay isang in-house property specialist sa RLC Residences. Ngayon pong araw ay ibabahagi ko sa inyo or isishare ko sa inyo ang mga bagay na ginagawa ko at hindi ko ginagawa bilang isang property specialist. Number one, being honest and being dedicated in one company. Hindi po tayo nagmo-moonlight o namamangka sa maraming developer para sa allowance. Ibigay po natin yung 100% natin na pinagkatiwala sa atin ng company. Naniniwala po kasi ako na itong work natin na to ay biyaya galing sa Diyos at part po ito ng worship natin. Mag-effort lang po tayo at bahala na po si God ang magbigay ng reward at blessing sa atin in His perfect time. Number two, I always ask client na nai-encounter ko kung may ahente na po ba sila, may broker na po ba sila, or property specialist at kailan po nila huling nakausap. Ayoko po kasi as much as possible na magkaroon ng conflict sa kapwa ko property specialist, especially kung nasa isang company lang kayo. Number three, being respectful to our colleagues or co-agent, especially to our sales director and sales manager. Importante po na may respeto tayo sa kanila. At importante din po na marunong tayo makisama sa trabaho. Sobrang thankful po ako ng time na yun kasi nang pumasok po ako year 2011 sa Robinsons, wala po akong kaalam-alam. Pero salamat po sa mga nanay-nanayang ko, shout out po sa inyo na marami po akong natutunan sa inyo. At ganun din po yung binibigay ko as much as possible sa mga nagtatanong sa akin. Kung kaya ko pong mag-share din ng tulong sa kanila, binabalik ko po yun kasi ganun din po ako nag-umpisa. So huwag po natin pagtawanan yung mga bago natin dahil isang araw dumaan din po tayo sa ganun na walang kaalam-alam sa ganitong work. Hindi natin alam kung ano yung mga technique, paano tayo makakapag-approach ng client. Number four, being honest and transparent to our marketing partners. Napaka-importante po kasi nito para sa akin. Yung mga transaction po natin, yung commitment natin sa ating mga marketing partners. Meron naman po tayong memorandum of agreement na pwede i-offer sa kanila para po they feel secured na legit yung transaction, na secured po nilang makukuha yung commission nila. Maging honest po tayo sa kanila, i-offer po natin at daanin po natin sa legal ang ating mga transaction. Sabi nga po, di ba po sabi in Galatians chapter 6 verse 7 na you will always harvest what you plant. Syempre yun naman po natin na umani ng pangit, di ba? Kaya po, magtanim na lang po tayo ng mabuti. Bahala na si Lord na mag-reward sa atin. Number five po, maging maasikaso po tayo sa mga client na nabentahan na natin. Napakahalaga po ng good customer service or after sales service. Yung maramdaman nila na pagkatapos natin silang bentahan, nandyan pa rin tayo para i-assist sila. Mahalaga po kasi yun kasi doon po natin mabibuild yung tiwala nila sa atin na hindi lang natin sila basta binentahan, inaalagaan din natin sila. At proven po yun kasi pag binigyan mo ng value yung client mo, bibigyan ka din nila ng value. At sa experience ko po, kahit sinong makausap nilang agent, kahit sinong magbigay sa kanila ng flyers, tatawagan pa rin nila ako para tanungin na, "Oy, Harlene, okay ba tong property na to? Accredited ka ba dito? Pwede mo ba akong tulungan na kumuha para sa'yo pa rin yung commission?" Ganun, nakakatuwa po kasi na-appreciate nila yung ginagawa po natin na pag-aalaga sa kanila.
At pag nakakomisyon na po tayo, pakunti-kunti po mag-invest po tayo ng printer, laptop, at maayos po na cellphone kasi yung pong mga yan, tools po natin yan na magagamit natin sa trabaho. Na-experience ko po nung nag-start pa lang ako sa Robinsons, wala talaga ako lahat ng yan. Tapos yung cellphone ko pa po, di keypad pa. Napakahirap po. Tapos nag-stay ako sa office pag may client ako ng hanggang gabi para ma-email ko lang yung client kasi wala akong computer. Pero dahil po sa biyaya ng Lord, lahat po nung yon ay meron na ako. Lahat po yun ay naging convenient na sa akin. Nagagamit ko na po sila ngayon as my convenient. At salamat din po sa mga kliyente ko na nagtiwala sa akin.